After her stint with FPJ Productions, mapapadpad naman si Nova sa isang bagong medium, ang telebisyon. Dito magsisimula ang kanyang masaya at makulay na career bilang isang komedyana. Well, I was already an actress, kaya kinukuha din ako sa TV. Hanggang inilagay ako as regular sa show ni Nida Blanca, Mahiwagang Daigdig ni Doray. Magkapatid kami doon, ABS-CBN, 1968, sa Ross Boulevard. Tapos noon, nagsunod-sunod na, guesting-guesting, semi-reg sa mga oras ng ligaya, ganon. Hanggang sa lumipat na kami, nung matapos ng ginagawa ang ABS-CBN Bohol, diyan na yung mga Stop Look Listen, kami ni Eddie Mesa, Monday Edition, yung ganon. Tapos, kasi everyday iba-iba ang iba-iba ang mga host. Kami nila Eddie Mesa, pag Monday, Karina Afable, yung mga yon. And then, I have another show, yung Johnny, Eddie plus Nova. Nung bandang huli, dinagdag na Eddie Nova plus Apeng. That is a daily show. Daily interviews, guests. Kami yung mga nag-i-interview, ganyan. Tapos noon, mga the original Super Laugh-In. Camila Maya Valdez. Marami, maraming artista doon. Plus, many shows of ABS. Up to the present. So, since 1968, ABS-CBN na ako. With the king of comedy, Dolphy, Panchito, and Hollywood great Shirley MacLaine as their influences, Nova polished her comedy skills. But what Nova admitted, hindi raw niya alam na nakakatawa na pala siya. Hindi ko nare-realize. It's the people ang nagsasabi, "You're so funny." Yung natatawa sila. Ganon, sa mga punchline ko, sa mga bitaw ko, na hindi ko, I don't realize. Ang nasa isip ko lang is, baka pagpatawa, nare-realize ko na lang, nito na lang artista na ako talaga. Nasa TV na ako, hanggang sa na-polish ko pa. Ibig sabihin, alam ko kung kailan ko bibitawan ang punchline. Alam ko nakakatawa pag binitawan ko to. Yung ganon. Dahil pag binitawan ko tong punch ko, sayang naman. Masasayang lang. Magagamit ko to sa iba. Yung ganon. Napag-aralan ko yan. But it comes out natural.